Si Nadia Montenegro ay isa sa mga pasikat na artista noong 80s. Nag-asawa ng maaga, nagkaroon ng masayang pamilya at mapagmahal na asawa. Humarap din si Nadia sa maraming pagsubok at intriga, ngunit hindi nawala sa kanya ang kanyang pagiging matulungin sa kapwa. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Buhay ni Nadia Montenegro. Early Life. Si Nadia Montenegro ay pinanganak sa Maynila noong April 21, 1972. Mid-80s nang inirunsad si Nadia bilang isa sa mga bituin na kasali sa second batch ng Regal Babies, kung saan kasabayan niya sina Gretchen Barreto at Janice de Belen. Sa edad na 12 years old ay itinampok siya sa pelikulang 14 Going Steady at The Life Story of Judy Vega. Sinundan pa ito ng ilang pelikula kung saan doon siya mas nakilala tulad ng Jezebel noong 1990 at Flavor of the Month. Kapatid rin ni Nadia si Tanya Montenegro na isa ring aktres. TV shows and movies. Nakilala naman si Nadia Montenegro sa ilang di makakalimutang mga pelikula at TV shows tulad ng Pikit Mata, Tween Academy Class of 2012, Isabella, Engkantadang Kangkarot and Her Magic Talong, Lord, Bakit Po Ako, Matandang Barako, Hindi Pa Buro, Stupid Cupid, Taray and Teroy, Ibulong Mo Sa Diyos, I Can't Stop Loving You, Life Begins at 40, Tender Age at marami pang iba. Family. Sa loob ng 80 taon na nabuhay si Macario Boy Asistio Jr. sa mundong ito, 27 years ay iginugol niya sa pamilyang binuo nila ng partner na si Nadia Montenegro. Nagsimula ang kanilang pagmamahala noong 1980s, kung saan noong mga panahon din yon, namamayagpag ang apelidong Asistio sa Caloocan. Mayor raw noon si Boy Asistio nang simula itong magparamdam kay Nadia, ngunit ang hindi alam ni Boy na 13 years old pa lamang si Nadia noon. Kaya tumigil raw ito sa pagpaparamdam kay Nadia. Palagi raw sumasali sa Santa Cruz noon si Nadia, kaya naman palagi siya nakikita ni Boy. At noong 16 years old na raw siya, ay mas lalo pang nagpursigi ang dating mayor na ligawan ang dalaga. May pagkakataon pa raw na sinabihan siya ni Boy ng pabiro na within 6 months at hindi pa raw ito na in love sa kanya, ay puputulin raw ni Boy ang lahat niyang daliri. Noong mga panahong yon ay 53 years old na si Boy. Si Nadia naman ay nagsimula ng makilala sa showbiz. Siya ang gumanap bilang Julie Vega sa The Life Story of Julie Vega na ipinalabas isang taon matapos mamatay ang sikat na teen star noong 1985 sa edad na 16. Madalas na rin raw sila mag-date ng dating mayor at sa edad na 18 years old ay nagkaanak na sila. Ayon kay Nadia, takot raw siya noon na makipagrelasyon kay Boy dahil ito raw ay nasa politika at kilala rin ang mga Asistio na mga matatapang sa kanilang lugar. Takot rin siya na pag di niya sinagot ang dating mayor ay baka may mangyari pa sa kanya, ngunit napaka-charming raw ni Boy at napakaalaga. Sinabihan din daw si Nadia ni Boy na tumigil na lang ito sa pag-aartista, ngunit hindi pumayag si Nadia. Ang naging malaking kusot sa pag-iibigan nila ay kasal at hindi pa hiwalay si Boy sa una nitong asawang si Veronica Jones, isa ring aktres at kapatid ni Jacqueline Jose. Alam naman raw ito ni Nadia, kaya naman nasa kanya na lang raw ito kung papanindigan niya ito o hindi. Ngunit sa huli ay pinili niya makapiling si Boy, kahit hindi raw naging madali. Nagkaroon naman ng 8 anak sina Boy at Nadia. 7 rito ay mga babae na sina Alisa, Alina, Aliana, Annika, Samantha, Aisha, Sofia at ang kanyang uniko iho na si Sander Asistio. Sina Alina at Aliana ay sumabak na sa pagpasok sa showbiz habang ang iba nilang mga kapatid ay nagpaplano pang mag-artista. Between her and Boy, mas malapit daw ang kanilang mga anak sa ama. Spoiler daw kasi si Boy habang si Nadia ay isang disciplinarian. Pero kapag may mali naman daw ang mga ito, kakausapin daw niya ng maayos at pasinsinan ang mga anak nila. Chine-check daw nito ang lahat ng mga bata, kung saan sila, kumain na ba ang mga ito at kung nakauwi na ng bahay. Nagsimula raw pumirmi na si Boy Asistio nang ito ay magkasakit. Naging magkaibigan naman sila Nadia at Veronica dahil mas pinili nilang magkaayos sa kabubuti ng kalooban ni Boy. Ayon pa kay Nadia, maayos din daw ang relasyon niya sa isa pang pamilya ni Boy sa Amerika. Noong mga panahong nagkakasakit na raw si Boy at labas-pasok na sa ospital, napagdesisyonan raw ng pamilya ni Veronica at 5 nitong anak na lumipat na sa village kung saan sila nakatira upang mas malapit na sila kay Boy. Kasal na lang ang kulang sana kina Nadia at Boy, ngunit hindi ito nangyari dahil binawian ang buhay si Boy noong February 6, 2017.
controversies. Nasangkot din sa ilang mga kontrobersya si Nadia, gaya na lamang ng alitan na sa pagitan nila ni Annabel Rama noong 2011, nang akusahan ni Nadia si Annabel na pinapatrabaho ang kanyang mga anak na sina Ina at Aliana Asisio ng higit sa 40 hours na dating minamanage ni Annabel. Nagkabati naman sila noong June 2013 at tuluyang iniatras ni Nadia ang kasong isinampan niya kay Annabel. Isa pang kontrobersya ay sa kanila ni Christy Fermin. Napapatawa na lamang sa galit. Ito ang reaksyon ni Nadia Montenegro sa pasabog ni Christy Fermin noon na sa isang parte raw ng buhay ng dating aktres ay nabuntis ito at nagluwalang sanggol na hindi si Boy Asisio ang ama. Ayon kay Christy, naitago raw ito sa publiko dahil gumamit daw ng ibang pangalan si Nadia sa tinukoy na ospital kung saan isinilang ang bata. Ayon kay Nadia, kinailangan niyang magsalita dahil mabigat ang pasabog at mga akusasyong inilahad ni Christy. Lalo pat at stake dito ang sarili rin niyang kredibilidad at ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kaya naman nagplano noon si Nadia na kasuhan ng libel case ang kolumnista. Matapos ang halos 5 taong alitan, nagkabati sila Nadia at Christy sa Ang Latest sa TV5 noong April 2013. Nadia's Helping Hand. Kilala si Nadia sa kanyang pagiging matulungin. Matapos malaman ang sinapit ng yumaong aktor na si Dick Israel dahil sa isang Facebook post ng kanyang kapitbahay, agad na umaksyon sila Nadia Montenegro at iba pang artista sa showbiz. Sa Instagram post ni Nadia, binisita niya ang aktor na nagka-stroke noong 2010 at saka pinasalamatan ng ilang kasamahan nila sa industriya, kabilang na rin ang ABS-CBN sa agarang tulong na kanilang ibinigay. Bunsod ng kalagayan ng aktor, naglunsad ang mga kaibigan ni Nadia sa industriya ng fundraising drive sa pamamagitan ng Damay Kamay Foundation upang matulungan ang dating yumaong aktor. Isa rin si Nadia sa mga tumulong sa aktor na si John Regala. Binigyan niya ito ng tulong pinansyal at ibang pangangailangan pa ni John. Ngunit hindi naglaon ay na-discovery ni Nadia at na kanyang mga kaibigan na lulong pa rin sa pinagbabawal na gamot si John, kaya naman itinigil na nila ang pagtulong sa dating aktor. Nadia's Challenges in Life. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Nadia sa kanyang buhay bago pa man siya mag 50 years old sa susunod na buwan. Ito ang kanyang ipinost sa Instagram kalakip ang dalawang larawan niya na tila ba nakapikit at nakatingin sa itaas. Ayon sa kanyang caption ay nagkaroon siya ng 14 na surgeries, ito raw ay 3 sa kanyang blind left eye. 7 sa panganganak via cesarean, isang ovarian cyst surgery, 2 liposuctions, isang gastric lap band, 4 na broken ribs, 2 car accidents. Nakaranas rin raw siya ng 2 hagupit ng bagyo at pagbaha. Na-diagnose rin siya ng WPWS o sakit sa puso at diabetes. Sa pagpatuloy pa ng kanyang caption, "Life struggles and losses. Losing loved ones. Losing boy was the hardest. Going through depression. Battled several court cases. Earlier on in life, I entered showbiz at 11. Worked all my life. Struggles of the real world. Now having 8 children and a single parent with a pandemic that everyone can relate on. And so on and so forth. I'm just grateful to be the woman I am now. Stronger, wiser, tougher, and a believer of God. He never gave up on me. Now that I am so much wiser than yesterday, I have found my purpose. I only have 2 choices in life. I please God, not men." Dagdag pa niya na sa lahat ng mga kababaihan na nagbabasa ng kanyang post ay sana mabigyan sila ng sapat na lakas kahit pa sa anong pagsubok at mahanap nila kanilang peace of mind. Dahil ang lahat ng ito nasa plano lahat ng Diyos at walang katumbas na kanyang pasasalamat sa lahat ng nabigay sa kanya. Dagdag pa ni Nadia, "I empower every woman reading this to embrace every trial, every disappointment, diagnosis, heartbreak, defeat as a step closer to your peace of mind, happiness, finding your purpose, and victory in life. God had it all planned and no amount of gratitude can ever repay the unconditional love, grace, mercy, and favor He has given me. Salvation is all I pray for." Sinulat niya din ang Bible verse mula sa John 10:9. At sa huli ay binati ni Nadia ang lahat ng kababaihan para sa Women's Month. Anya, "I am a woman, a daughter, a sister, an aunt, a friend, a mother-in-law, and most importantly, I am a mother and a child of God. Happy Women's Month. Salut ate, nanay, lola, tita. Hashtag real talk. Hashtag being real." I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!